Hi guys. Tikman natin ito. May paborito. Ayan guys, suha. Hindi ko pinatanggal ito kasi para hindi siya masira. Try ko kung mauubos ko to, ha? Kasi paborito ko talaga guys ito. Alam niyo naman ang suha, lalo na pag Davao, ang tamis at ang sarap. Tapos yung mga pulp niya medyo makakapal. So i-try natin. Atin natin siya guys. Lalo na ngayon pag-ulan, rich in vitamin C, rich in fiber. O, andyan na. Napakaganda ng suha sa katawan, guys. Medyo pa mamahalin siya pag sa mga supermarket, diba? Ah! Oh my God! Ang hirap pala. Hala guys, mabuti na lang I have here with my kutsilyo. Hirap pala yun, i-press. Sabi nila, pag nasusugatan, pag nasusugatan daw, pumapait. Ewan ko lang ako, totoo. Kasi sa province namin din, yung may mga bunga-bunga kami daw, pero maliliit lang kasi, hindi ganitong kalalaki. Pag nasugatan daw, ayan guys, papait. So, try natin, ha? Hindi siya ganun karid. Lagyan na natin para di kumabuto-buto. Para maiba naman guys, hindi puro mga seafoods ang kinakain natin, no? So, tikman muna natin. Ganito siya, oh. Parang pinkish white. Hindi siya ganun katamis. Pero ma-consider muna vitamin C. Tamis na. Kahit yun sa mga supermarket, may mga ganito rin guys na hindi ganun katamis. Nag-expect ako talagang matamis siya. Pero tingnan natin. Baka taste buds ko lang. Pikit-pikit ka lang, konti. Yaki, oh. Narinig niyo, masyadong watery. Sarap. Hindi lang siyang ganun katamis. Napakaganda ng suha guys sa katawan. Seasonal kasi. Hindi siya katulad ng mga papaya, saging, monthly yan. Diyan nawawala. Ito season. Lalo na pag hindi pa siya masyado. Ang mahal guys. Never pa ako naka-ano ng suha na mura. Hindi siya ganun katamis, ha? Pero para sa akin, okay naman. Ano? Pinkish white. Sarap naman siya guys. So, kung sa laki at texture, maganda. Pero kung sa tamis, may konting asim-asim. At naman, sarap-sarap o. Oh. Kapal-kapal, di ba? May konting. Konting ang ginagayan natin. May konting guys. Pakla-pakla.
Tayo sumuko. Kaya na natin ito. Dapat siguro pinahinog ko muna guys, no? Na-excite ako eh. Nakiba naman, no? Na-excite ako. Sobrang laki niya. Na ano ko to, nabili ko sa paglabas ko sa office. May suki ako doon, nagtitinda ng mga mangga. Saka na din ako nakabili guys nung malaking, mas malaki dito, pero pulang-pula yun, hindi ko na-vlog. Na-excite lang ako kainin yun. Opisina pa lang, kinain ko na yun. Tapos ito, pauwi na ako, nakita ko may stocks. Nag-expect ako ganun din katamis. Masim-masim. Mapapikit. Mapapikit ka talaga. Mapapikit ka guys. Excited pa naman ako. Pero okay lang. Dapat pakatikim din tayo ng konting pait sa buhay. Sa maraming tamis. Masarap to lang yung bagoong. Ano yung bagoong guys? Ulan na naman. Nagbe-blend. Kaya siya kay guys sa isura ko. Alam niyo, medyo masin-masin pero gustong-gusto kong kumain. Kasi ng fiber niyan eh. Kaya gustong-gusto ko. Nilagay ko ng salt.
Ibig sabihin nito, hilaw pa, kinuha na sa puno. Kung siguro pinatagal-tagal pa to, pulang-pula to guys, kasi kung makikita mo yung mga pulp niya, sinsin na sinsin. Yan guys, oh, sinsin na sinsin, kaya lang pinkish white. Alam mo yung parang kilawin. Actually, may nakita na ako dito sa supermarket, ganito, sa kalinipis, parang maliit. Kaya naano ako, kasi kuwa, binibigay ni ate sa akin na mura lang. 150. Mura lang siya. Kasi sa mga supermarket, ilang ganyan-ganyan lang. 120, ilang, ano lang, ganito. Ang sim. Sim, guys. Ang sim. Pat dahan-dahan kainin. Hindi ko talaga siya mauubos. Ito pa. Mauubos guys. Dili maubos guys. Pero vitamin C nito. Grabe ha. Thank you guys. Pagsama sa akin kumain ng suhang maasin.